Good morning po sa inyo lahat. This is Mommy Shirley from Ang Sarap Grabe. Ito na naman ang ating itlog. Huwag basta ilaga ang itlog. Mas gawin pa natin itong pasyosyalin pa natin para mas masarap at mas marami makain ang mga ating mga chikiting. Ayan, ready na ba kayo guys? Hintay-hintay pa tayo ng konti. Thank you. Ayan, so alam naman natin yung panahon ngayon ay super tipid tayo at lagi tayo nasa bahay. 1 kilo ng beef ay napaka mahal. Kaya ito yung ating gagawin. Anin may itlog, huwag basta ilaga. Gawin pa natin itong mas malinamnam, malaalala restaurant recipe, at murang-mura pa na budget ulam. Okay? So simulan na tayo. Wala na pa tumpik-tumpik pa. Papainin ako ng ating kawali. Hello po sa inyo lahat. Chubaki, check. Oy! Christian! Kapala yan. Ating oil. 2 tablespoons ng oil. Make sure na well coat ang ating kawali. Favorite na favorite ko itong kawali natin. After 8 long years, nakabili ng bagong kawali. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Check natin kung mainit na. Mainit na naman yung ating kawali. Hindi pa. Hello, nakikita niyo ako? Ayan o. Hello. Hello. Shout out, Erlang Villana. Okay, tapos isa natin ang ating onion. One medium size or one small, okay lang yun. Diba? Hindi pa mainit. Ayan. Init din yan. Kaya talaga minsan, na-excite, pagbago. Ayan. Diba? At habang tayo ay yung top fan ko na si Annie Baklas. Sis Annie Baklas, please message Ang Sarap Grabe. May ibibigay ako sa iyong gift. Nag-post po tayo dito sa Ang Sarap Grabe na yung mga top fan na Ang Sarap Grabe. Magbibigay po ako ng one set na basket, which is 3 pieces ng basket. Ayan. Marami din ang tatanong guys kung paano maging top fan dito sa ating Ang Sarap Grabe. Actually, si Facebook po ang nagbibigay ng top fan badge na mga ating taga-subaybay po, mga followers. Hindi po si Ang Sarap Grabe, hindi po ako, si Mama Shirley, kundi Facebook po mismo. Paano po? Maging active lang kayo, meaning, i-share-share nyo rin mga video, mag-comment-comment kayo, mag-like-like kayo. Yun. Facebook po mismo makaka-recognize nyo. At i-award kayo ng top fan badge. Tama. So, hintay lang natin itong mag-translucent. Sino kaya makakahula ng ating recipe for today? Last time, gumawa tayo ng itlog recipe. As of today, meron siyang 5.6 million views po. Ayan. Okay, don't forget to share our videos po. Shout out, VG Bondal, Jennifer Insha. Nasa medium heat lang po ako. Ilagyan na natin yung ating garlic. 3 cloves of garlic. Guys, sa mga gusto po na exact measurement, magpo-post po ako mamaya sa ating after ng live. Kukunan ko po ito ng picture. Kasi, minsan po may adjustment talaga tayo at may dinadagdag din ako sa huli. Kaya mas maganda na po ay after na lang ng live, mag-intay-intay lang kayo ng mga 10 minutes. Yan, magpo-post ako ulit. Then, ang ating ito po, may tubig pero hindi ko ilalagay tubig, yung tubig para lang maiwasan mag-discolor yung ating patatas. Small potato, small carrot. Tutoy lang natin siya ng bahagya. Ito guys, depende na sa inyo kung gusto niyo pang palambutin or kung gusto niya na may pagka, alam niyo na, crunchy-crunchy ng konti. Pero ako gusto ko panabuti siya ng konti. Kaya ito ay aking tatakpan muna. Okay, tatakpan ko muna siya. Yung bahagya. Mga few minutes lang to guys. Hi, Telma Jamias. Thank you for sharing. Adobong itlog, sabi ni Ging Buangas. Nakagawa na po tayo ng adobong itlog. Yung last 4 days ago po, yun po, yung naka 5.6 million views po tayo. Maraming po salamat sa inyo lahat. At sa mga nanonood po ngayon na may top fan badge, paki-message po Ang Sarap Grabe.
personal message po para mabigyan ko po kayo ng gift ng one set na basket or 3 pieces na basket. So, time to time, alam niyo naman yung pagluluto, hindi minamadali. Ito, kailangan talaga halu-haluin ng konti kasi naninikit yung patatas at carrot. Machadong itlog, sabi ni Joan Hamtig. Egg caldereta, sabi ni Christelle Gines. Asadong itlog, sabi ni Lily Forio. Ano pa guys, ano kaya hula nyo? Egg caldereta, Christine Joy. Egg curry, Maria Lopez. Ingat-ingat. Guys, ano pang alam yung luto sa itlog? Paki-comment down naman po para... Kasi itong niluluto ko ngayon, sa totoo lang po, hindi ko po ito idea. Idea niyo po ito. Yung nag-ask po ako sa inyo kung ano yung gusto niyong recipe na itlog yung gagamitin, ay nabasa ko lang po itong ating recipe for today. Kaya ginagawa ko po siya ngayon. So ngayon po again, kung ano po favorite niyong lutuin sa itlog, i-comment niyo na lang sa comment box. Babasahin ko po yan talaga. At gagawin po natin sa ating next live. Egg curry. Ang dami nagsasabi egg curry. Elinita Signio. Egg curry. Veronica. Egg curry. Mimi. Pa-shoutout sa anak ko, Ramil Al. Rafael, Paul John, Percival, at sa apa kong Ernest at Sophia Nicole. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Pati masakit eh yung ano, yung maliliit yung tilamsik. Naranasan nyo na ba yan, guys? Mga mami dyan, daddy, yung maliliit. Yung galing sa tubig kapag inaangat yung takip. Sarsyadong itlog. Sarap yun, Francie Cadicon. Huwag lang po yung relleno ng itlog, ah. Imposible po. Paano kaya natin magagawa yung relleno ng itlog? Ano kaya ipapanaman natin sa itlog? Kaya talaga. Relleno ng itlog. Ay guys, iimbitahin ko nga pala kayo mamaya sa ating live. Mag-live tayo ulit mamaya sa page ni Kusina ni Daddy around 7 PM Pilipinas time. Kaya to. Page po yun ni Kusina ni Daddy, ha? Hindi po sa ang sarap grabe. Then, ang ating ano kaya to? Evaporated milk, 1 can, 379 ml. Lahat po. Then, high heat. Para madali, kasi po tayo ay live. Kung pero po, yung actual na luto, pwede na pong medium heat. So, hanggang sila mambot na yung ating patatas. At huwag kakalimutan na i-season na ang ating mixture. Maglalagay din tayo dito ng konting chili flakes. Kung ayaw nyo nito, okay lang. Pwede itong i-skip. Guys, kung na-share nyo na yung ating konti lang po. Kung na-share nyo na yung ating video, please comment SD or share down. Guys, paki-ano na lang po ah. Paki-share na lang. Para mas marami pa tayong ma-share na recipe dito sa Ang Sarap Grabe. Then again, tatakpan natin. May nakahula na kaya kung ang ating lulutuin? Marie Dison, creamy egg. So, thank you po sa mga heart and likes. Ayan, nasa 2,000 watts na po ako. Ayan. 2,000 watts, high heat po yan sa infrared stove. Relleno. Miss Elsie Cruz, paano po ginagawa yung ano, rellenong itlog? Nakagawa na daw siya ng relleno. Paano, ano kaya ang idea pa pwede natin magawa sa rellenong itlog? Guys, paki-comment na lang sa comment box para makagawa tayo ng rellenong itlog. Yan, see? Around a few minutes lang.
creamy soup with egg, sabi ni Jeanette Macaraeg. Ayan. So, mamaya, guys, babasahin. Oh, umaangat-angat na. Pag umaangat na yung ating evaporated milk, angat din natin yung ating takip. Diba? Medyo maliit yung aking takip. Diyan na lang. Ayun, masarap eh, oh. Yung patatas. Papalaputin lang natin ng konti kasi after nitong maluto or mag-creamy ng konti, ay papadya naman, ay ilalagay na natin ating final ingredient. Okay, i-medium high heat ko na kasi masyado mataas. Okay guys, alam ko na may magtatanong sa inyo, Mami Shirley, kung wala akong evaporated milk, ano pa pwede kong gawin? Okay, so pwede pa kayo gumamit ng coconut milk? Sasabihin naman, oh Mami Shirley, wala akong coconut milk. O, pwede po kayong maglagay ng 2 cups ng water. Maglagay po kayo doon ng 1/2 cup ng powdered milk. Ayan. Ayun. Kung wala naman kayong ganun, ay pwede kayong gumamit ng heavy cream. Pero po ang heavy cream ay mga 1 cup ng heavy cream plus 1/2 cup ng water. Ayan. Mami Shirley, kung wala po akong heavy cream, ano po pwede kong gamitin? Pwede po kayong gumamit ng thick cream, pero po ang thick cream ay 1/2 cup lang plus 1 cup ng water. Ganun lang po. Para meron tayo mga options. Salamat po sa mga nag-share guys. Don't forget to share our videos. Thank you sa mga nanonood ngayon. Na 2,200 po. Ayan. Sa mga mami, magandang idea to kasi budget lagi tayo. I'm trying to do budget talaga. Budget meal para below 200 pesos makakagawa na tayo ng masarap na ulam, masustansya pa. 'Di ba? Itlog, mga gulay, isang evaporated. Magkano po evaporated milk niyo diyan? Guys, dito po napakamahal ng evaporated milk, nasa isang can na 379 ml. Kino-convert ko pa 100. Ano po, mga nasa 90 pesos. 90 pesos po. Magkano po dyan, mga mami, mga daddy? Isang evaporated milk po. 1 can na 379 ml. Hintayin ko po yung inyong message. Thank you po sa pag-share, Miss Ederino De Haro. Okay na to. Okay. So, ayan yung masarap eh, oh. Yung talagang, yung kinakayod natin yung gilid. Pampalas, sarap. Guys, wala pa sumasagot ng magkano ang evaporated milk. Magkano pa evaporated milk dyan? Pinakamura, 24 pesos. 26 pesos, Alaska, 300. Tignan niyo po ang mura. Di po ba? Ang mura. Dito po, 90 pesos. 6 na itlog, pa pwede pong hanggang 8. Nasa medium heat lang po ako, ha? Then, isunod natin yung ating 1 na bell pepper. Pero ako po ay iba-ibang kulay kasi may mga natira-tira po ako sa aking niluto kahapon. Sa ating live. Isunod natin dito ang ating 2 rings ng pineapple with the juice. Ang juice po, mga nasa ano lang to. 1/3 cup to 1/2 cup. Nalagay ko na lahat. At ang ating coriander. Ito po ay option na lang. Kung gusto nyo lagyan, okay lang. Kinchay, konti lang kasi matapang yung lasa ng kinchay. Ito po, to be specific, naglagay po ako ng coriander leaves. At syempre, ang ating pampaalat, pwede kayong malagay ng asin, pwede kayong malagay ng all seasoning granules, kahit anong favorite ninyo. Ako po, ay kahit patis, pwede rin. Ako po ay chicken powder. 1 teaspoon, or depende rin sa alat. Diba? Ganyan lang guys. Luto na actually ang ating
Papakuluan lang natin ito ng bahagya. Dahan-dahan lang para hindi malabog ang ating itlog. Iba, makulay pa ang ating dish for today. Dami yellow, red, green. Gusto ko yung namamantay yung pagka-crunchiness ng ating bell pepper. Diba? Yan to, papakuluan lang natin ito. Kung sa actual po, mas maganda, mas creamy yung ating evaporated milk, mas pakuluan nyo pa ng bahagya. Ito po, medyo na-excite ako ng konti. Pero okay lang din yan. Basta pakuluan natin ng pakuluan. Nasa high heat na ako. Mabilis lang yun, guys. Dagdagan pa natin ng konting pepper. Tikman natin. Pwede po yan hanggang 10 itlog. Wow. Matabang. Tabang pa. Guys, malapit na tayo magtapos ha. Namimiss ko kayo. Yeah. Actually, basically we are done. Pero papakuluan pa natin ng papakuluan ng konti. Kahapon, sa sobrang nagmamadali ako kasi sabi nila pag daw tayo nagla-live ay mahaba. Ganun po talaga pag nagla-live. Siyempre, explain pa po. Ayan. So, sobrang pagmamadali ko, nakalimutan ko na mag-taste test. Kaya ngayon, hindi ko siya kakalimutan. Mag-taste test tayo ngayon. Ayan guys, so habang tayo ay nag-iintay, okay lang po ba ako ay mag-shout out? Princentine Navarro, Sipo Egg, Priscilla Cabonse, Sharon Roldan, Allen Ramil, Ines Manalili, Vilma Vivar, Lanette Makabubos. Ayan, sandali lang. Ito, papatayin ko na po yung ating infrared. Napatay na. Kasi patuloy pa naman yung init nito eh. May nag-comment po sa akin sa ating isa sa mga video sa Ang Sarap Grabe. Sabi niya, bakit hindi kayo na lang magluto sa kitchen niyo? Bakit lagi kayo nasa garden or nasa labas kayo nagluluto? Ayan. So ang sagot ko ay totoo naman, pasensya na po kasi ang aking kitchen talaga ay napakaliit. Wala pong ilaw sa aking, may ilaw pero napaka, alam niyo yun, dim. Hindi ganun kaganda. At kapag po ako ay nagpifilm sa aking kitchen, ay talagang may granule sa video. Noise. Technically, ang tawag po doon sa kapag nagbibidyo ko. Kaya, mas mabuti na lang na dito na lang sa ating veranda or balcony. Ayan po. Yan lahat yung tanim ko. Ayan. Yan lahat tanim ko. Halit lang. Okay? Para mapakita ko sa inyo ng maayos. Okay. So, ito po ay tikman na natin. Ako po, pakasarap. Sauce pa lang. Dahil pa na kumakain tayo sa restaurant. Dagdagan ko pa ng konting coriander. Ayun na po. And now, it's done. Ito po. And now, it's done. Our ano kaya ipapamagat natin dito? Hindi ko alam kung pininyahang egg or pastel egg. Kayo na pong bahala kung ano gusto niyo ipamagat dito. Okay lang, ang mahalaga. Ito ay mura, masustansya, at masarap na itlog recipe. Guys, again, kung meron kayong request na egg recipe, kahit anong egg recipe or cream na ulam, mumurahing ulam, budget ulam, i-comment nyo na lang po dito sa ating Ang Sarap Grabe. Dito po mismo, binabasa ko po yan lahat po as much as possible.
sa Ang Sarap Grabe at ilalive ko po yan. Ilalive ko po yan. Eh po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. At bago yan, ititikman na natin. May nag-comment pa sa akin sa talagang nag-personal message sa akin sa Ang Sarap Grabe. Marami, puro halos lalaki. Sabi niya, ma'am, baka naman pwedeng magpakita kayo. Or padala niya naman ako ng picture. Magpapadala daw ako ng picture. Ba't hindi kayo nagpapakita? Ay, kung hindi pwede kasi hindi pa ako naliligo. Nakakaya naman. Ayun, ang lambot. Ang lambot na guys. See? Walang palya. Patatas po ito. Tamis-tamis. Wow. Next, ang ating carrot. Pakita ko lang sa inyo. Kung gaano kalambot. Tama lang po. Nag-message si Ate Loli. Asawa ni kusina ni Daddy. Nabasa ko. Hindi ka pa nababasa. Nakita ko lang yung notification, Ate Loli. Next, ang ating itlog. Ang sarap, guys. Matamis-tamis ng konti kasi sa pineapple juice. Ito na po. Maliit ang kutsara natin. Dapat pala tinidor. Wow. Ang sarap ng patatas saka ng carrot. Kasi guys, isang ulam, kalahat ng itlog, pwede na to sa isang tao kasi meron pang patatas at carrot. So, in total, person na makakakain na to sa 6 na pirasong itlog, mga 10. Diba? O kaya, lunch and dinner ninyo, tagi isang piraso, pwede na. The best. The best, guys. Sana nandito kayo. Ako na. Thank you po guys. Thank you po sa inyo lahat. At hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa inyo lahat sa eksaktong measurement. Ipapost ko po ito sa ating Ang Sarap Grabe. Kukuna ko po ito ng picture. At see you again later, 7 p.m. Pilipinas time sa page ni Kusina ni Daddy. Ang spelling po ng kusina ni Daddy niya is kusina talaga. Kusina ni, yung spelling po ng Daddy is D-A-D-I. Ay po, ah. D-A-D-I. Tapos yung logo po niya is color blue. Yung po, sa kusina ni Daddy. D-A-D-I. Kita-kits po tayo doon mamaya. 7 p.m. Pilipinas time. Magpapatagisan po kami doon ng pagluluto. Ang main ingredients po namin ay corned beef. So, budget meal din po. Hindi ko po alam kung ano yung lulutuin niya. Hindi ko rin alam kung ano yung lulutuin ko. So, see you there pa mamaya. Thank you po. Thank you for watching. I love you all.